idol, bago tayo mag-proceed sa ating bagong video vlogs natin ngayon, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Ay magpapasalamat lang ako sa kanila at shoutout na rin natin sila. Ito kay Sir RJ, CDJ Avery ng Banban Tarlac. Napapalayo na yung videos natin, sir. Shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa iyo sa patuloy mo suporta sa ating YouTube channel. Kaya shoutout sa taga Banban Tarlac, sa grupo ni Sir CDJ Avery. Tapos shoutout pa natin ito pang isa. Napil lang natin mga ka-idol, ha. Tinitignan lang natin kasi sa cellphone natin, kasi sinisave lang natin para naman ma-shoutout yung mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Wait lang mga ka-idol, ito. Shoutout kay Sir Daniel Mendoza. Nagtanong siya sa akin, sabi niya ganyan na, idol, next time feeds and poultry supply naman i-content ko daw. Sa susunod po mga ka-idol, kukontent natin yan, feeds and poultry supply, para naman may share natin sa inyo yung discarte natin dito mga ka-idol. Kasi nakaraan, nagawa na natin yan, nakontent na natin yan, pero hindi natin nasagot yung mga ibang tanong doon. So sobrang busy natin mga ka-idol. Kaya shoutout sa iyo Daniel Mendoza. Maraming salamat sa suporta mo at sa patuloy na panunood mo sa ating YouTube channel mga ka-idol. Next naman ay si Idol. Tingnan natin yung isa. Tingnan lang natin mga ka-idol. Ito si Marvin Official TV. Shoutout sa iyo Idol. Kasi nag-message siya sa akin, congrats idol, pa-shoutout naman, pa-visit na rin ng bahay ko idol. But idol, may ibon ba kayo mga ka-idol, para naman ma-visit natin yung mga aviary nyo, para makita natin magagandang ibon sa inyong bahay mga ka-idol. Baka bibisit ako dyan, bahay lang ipapakita nyo mga ka-idol. Syempre mas maganda may kasamang mga ibon mga ka-idol. Kaya shoutout sa iyo Marvin Official TV. Maraming salamat sa patuloy na suporta mo sa ating YouTube channel mga ka-idol. Tapos meron pa yata ang isa dito, tignan lang natin mga ka-idol, para ma-shoutout na rin natin sila. Syempre ngayon may oras tayo mag-shoutout, shoutout na rin natin sila. Kung gusto nyo magpa-shoutout, shoutout po kayo, para naman mag-message lang kayo, para naman ma-shoutout ko kayo mga ka-idol. Tapos ito kay Pau Faustino, shoutout ng Nabotas. Taga Nabotas po si Sir Pau Sir Pau Faustino, shoutout sa taga Nabotas. Maraming salamat po sa mga patuloy na suporta nyo sa panunood nyo sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat sa mga nagsusuporta sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya i-proceed natin yung content natin, para naman may share ko sa inyo kung ano yung content natin na ginawa natin ngayon para sa mga baguhan na nag-iibon at sa mga patuloy na sumusuporta sa atin mga ka-idol. Yeah, stay tuned lang kayo. I-anin lang natin yung videos natin para naman mapagkita ko sa inyo mga ka-idol. So mga ka-idol, ito, proceed na tayo sa ating content. Ay meron tayong isi-share sa inyo na content para sa mga baguhan na nag-iibon ngayon, kasi apektado tayo ngayon mga ka-idol, di ba? Top 10 na rason kung bakit bumababa ang presyo ng mga ibon. Number 10 na rason, marami ng mga opa. Mga green opa, green ewing opa, violet ewing opa. Bakit? Kasi po maraming mga nag-breed ngayon na opa. Kaya po ngayon bumababa yung presyo ng ibon ngayon, dahil marami na tayong breeder na nag-breed ng mga opa sa mga breeder, sa mga breeding section, sa mga may aviary mga ka-idol. Tapos ito pa yung pang 9 na rason, kaunti ang buyer. Bakit nga po kaunti ang buyer? Kasi ngayon walang masyadong export. Nakikita nyo, walang nagbabuying, walang export buying, dahil nga po wala tayong buyer sa mga ibang bansa. Kasi nga po yun nga, isa pa sa dahilan nito ay yung giyera sa Ukraine. Tapos hindi lang po yun, tsaka dahil din sa pandemic, medyo maselan, kaya hindi tayo nakakakuha ng mga buyer sa ibang bansa. Tapos pang top 8 naman ay mura ang nabili na ibon. Kaya ganyan po nangyayari, ay mura ang nabili ng mga ibon. Katulad nyan, tayo nung nakaraan ay mura yung mga nabili nating ibon, kaya nakapag-start tayo. Kasi nung dating nasa past 3 years ay medyo mataas po yung presyo ng mga ibon mga ka-idol. Nasa maabot yan ng mga 30,000, 50,000, ganyan mga ka-idol. Ngayon, bumaba po yung presyo ng ibon dahil nga po sa panahon ngayon, marami na mga breeder, at saka marami na rin po nagbibigay na ng presyo na maliit. Kasi mga gusto ng mga breeder kasi ngayon, pag nakabenta sila, kahit mababa po,
para pangtawid gutom na rin po at saka makakabili na rin sila ng mga pakain ng mga African lovebirds nila. Kaya ganun po na binibigay nila ng mas mura ang mga African lovebirds, mga ka-idol. Tapos top 7 naman, ito naman yung pampitong dahilan, kung ano yung pampitong dahilan natin, pandemic. Kaya nga po, pandemic, tignan nyo, bumagsak yung ano natin, yung ekonomiya natin dahil sa pandemic, dahil nga po walang masyadong nagtitrabaho, walang masyadong pera yung mga tao, kaya walang masyadong bumibili ng mga alaga natin, mga ibon, mga ka-idol. Isa sa mga dahilan po yan, mga ka-idol, kaya po ganyan po nangyayari na bumababa po ang presyo ng mga ibon. Kasi kung ikaw may pera ka, syempre ipapakain mo na yan sa pamilya mo imbes na bibili ka ng ibon, di ba, mga ka-idol? Kaya bumababa po yung presyo ng mga African lovebirds natin. Yung pang-anim naman po na dahilan, wala pang sikat na abot kayang ibon. Ibig sabihin nun, mga ka-idol, wala pang sikat na ibon na abot kaya ang presyo. Katulad nyan, yung mga Danpalo. May nakita ka na bang Danpalo na nasa mababa ang presyo? Wala, di ba, mga ka-idol? Kasi medyo mahal po yan. Kasi syempre, kung konti lang yung mga nagbibreed ng Danpalo, medyo mataas po ang presyo. Pero kung dumami po ang mga Danpalo dito sa Pilipinas, sigurado bababa at bababa po ang presyo. Kasi tumarami po ang supply ng Danpalo. Parang opa, dati walang masyadong supply. Pero nung nauso yung mga African lovebirds, katulad nyo yung mga opa na yan, dumami yung mga nagbreed. Dumami po ang supply. Kaya nangyari po ay bumaba po ang presyo ng opa. Kaya mga ka-idol, ngayon naiintindihan nyo na kung ano yung mga dahilan, di ba, mga ka-idol? Ito naman yung panglimang dahilan, bagsak presyo. Bakit nga po bagsak presyo yung mga ibon natin? Kasi yung mga iba binabagsak presyo, katulad ng mga breeder. Yun nga, di ba, kakasabi ko lang kanina, kaya binabagsak presyo nila yung ibon dahil nga po gusto nilang parang pangtawid gutom nga lang. Kasi pag nakabenta ka na, at least may pera ka na, pwede mo nang ipantawid gutom, ipakain mo na sa mga pamilya mo yung kinita mo. Kaya yung mga iba, gusto nila bagsak presyo para naman mabilis po mabenta yung mga ibon, mga ka-idol. Kaya yan po yung dahilan. Kaya ganyan po tayo naapektuhan ng presyo ng mga ibon na bumababa sa ating industriya ng pag-iibon. Tapos, ito naman yung pang-apat na dahilan, bird flu. Yun nga, kaya pala wala tayong export sa ibang bansa dahil meron pang mga bird flu. Sakit ng mga ibon, sakit ng mga iba-ibang mga animals, ganyan. Kaya ganyan po tayo, hindi tayo nagkakaroon ng export dahil nga po nagkakasakit sa ibang bansa ang ibon. Pag yan pinadala natin sa ibang bansa, minsan tatamaan yan ng bird flu. O kaya nagkakasakit po sila, kaya minsan namamatay po yung mga African lovebirds natin sa ibang bansa, mga ka-idol. Tapos ito naman yung pangatlong dahilan, walang buying abroad or international, walang buying. Kasi pag walang buying sa ibang bansa, mga ka-idol, ulitin lang natin ha, yung pangatlo natin, walang buying abroad or wala tayong international na kasi nga po ay ulitin natin yung bird flu. Iniiwasan lang nila na ayaw magkasakit yung mga African lovebirds natin kasi uso po yung bird flu dito sa ibang bansa. Kaya po ganyan po na walang masyadong kumukuha ng mga African lovebirds natin dahil nga po sa sakit na bird flu. Ganyan po nangyayari sa ibang bansa kaya hindi tayo nagkakaroon ng export buying ngayon, mga ka-idol. Kaya ngayon naiintindihan niyo na, mga ka-idol, ha. Ito naman yung pangalawa. Pangalawang dahilan, marami ng breeder. Kaya po ngayon maraming breeder, marami tayong stocks, 'di ba? Sinagot ko kanina sa tanong, maraming stocks, maraming breeder. Pag maraming breeder, marami tayong stocks na ibon, automatic bababa po yung presyo ng ibon. Pag konti yung stocks, konti ang ibon, automatic tataas po yung presyo ng African lovebirds natin. Kaya ganyan po nangyayari sa mga African lovebirds natin. Naman yung number one na dahilan, ito yung top one natin, supply and demand. Ang supply, pag marami tayong supply na ibon, mangyayari ay konti po yung mga kukuha ng mga African lovebirds natin. Bakit, kamo? Kaya po marami ang supply natin dito sa bansa natin.
lalo bababa po yung presyo ng mga African lovebirds kasi nga po marami tayong supply dito. Pag demand naman, wala demand kasi pag walang kumukuha or walang kumukuha sa ibang bansa, ibig sabihin walang demand na dumarating dito sa atin. Kasi pag ganun na walang dumarating na demand sa atin, walang export na darating sa mga African lovebirds natin. Kasi pag walang export, mangyayari talagang darami ang stocks ng mga African lovebirds natin. Kaya yung supply na yun. Kasi pag marami tayong supply, walang demand. Kaya ganito yun, no? Kung marami tayong mga ibon, wala nag-export, ibig sabihin, bababa at bababa po yung presyo ng mga African lovebirds, mga ka-idol. Kaya yan po yung top 10 na kadahilanan kung bakit ganyan po nangyayari sa mga African lovebirds natin na bumababa ang presyo. Pero okay lang yan, kailangan talaga tiyagaan mo lang. Gawin mo ay i-enjoy mo na lang yung pag-iibon mo kasi darating din ang time na mga ka-idol may bumili kaya. Sana all. Mga bumibili pag ganyan na oras. Kung matutulog tayo, sigurado may bibili na naman, gigisingin tayo mga ka-idol kaya ginawa ko nag-vlog tayo. Kaya kailangan dito sa mga ka-idol ha, kung ganyan po nangyayari sa atin sa ibunan natin ay kailangan maging patient ka lang, kailangan maging matatag ka lang sa pag-iibon mo kasi pag darating din ang time, tataas at tataas din po yan. Hindi natin alam kung kailan. Basta kung konti lang yung supply natin ng mga ibon dito, kailangan kasi mapaubos natin yung mga stocks na ibon natin ngayon dito sa mga iba-ibang breeder para naman tumaas po yung presyo ng mga African lovebirds. Kaya siguro hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Kaya ngayon, mga ginagawa ng mga ibang mga ibang breeder ngayon na gumagawa tayo ng mga trade center na pinapasikatan natin ulit yung mga African lovebirds para naman tumaas po ulit yung presyo ng mga African lovebirds natin dito sa bansa natin para maging happy po lahat ng mga breeder natin. Kaya ganyan talaga, kaya i-enjoy mo na lang habang may ibon ka pa, alagaan mo na na maayos at saka alagaan at saka i-enjoy mo na lang mga ka-idol para naman pag dumating yung time na tumaas yung presyo ng mga African lovebirds, tayo lahat ay masaya mga ka-idol. Kaya maraming salamat mga ka-idol, at least may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. Na-share ko sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit bumababa yung presyo ng African lovebirds natin, dahil gusto ko naman ma-share sa inyo kung ano yung mga kadahilanan na yun mga ka-idol. Sa Friday mga ka-idol, pupunta tayo ng Bukawi, Bulacan, na mag-vlog tayo doon. Titignan natin yung mga African lovebirds na kung magkano yung mga presyo doon, diba? Yung nakaraan, Sunday, pumunta tayo sa Grotto San Jose del Monte, Bulacan. Nakita natin yung mga presyuan doon. Kaya ngayon, i-update ko naman kayo sa Bukawi, Bulacan. Medyo marami yata nagbebenta doon at maraming tao. Kaya titingin tayo ng mga African lovebirds na abot kayang presyo. Katulad yan, maraming naghahanap ng mga budget meal. Kung gusto mong mahanap ng budget meal, pumunta ka ng Bukawi, Bulacan. O kaya sa Grotto San Jose del Monte mga ka-idol, para makahanap ka ng mga alaga mong African lovebirds doon. Hindi lang African lovebirds doon, maraming uri ng mga hayop na binebenta doon mga ka-idol, katulad ng mga kalapate, tapos yung mga pato, tsaka rabbit, aso't pusa, manok. Marami po mga iba-ibang klaseng mga hayop na binebenta doon mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, malapit na tayo magpaparapol yan, nag 2,000 subscriber na tayo mga ka-idol. Kaya maraming salamat. Hintay lang natin mag-bread yung mga ipaminigay natin na mga magiging inakay ng mga OPA person natin na ibibigay ko sa inyo mga ka-idol, na ipaparapol natin soon na yan mga ka-idol. Na stay tuned lang kayo mga ka-idol. Maraming salamat mga ka-idol. Thank you.